Kapag nakagawa tayo ng malaking kasalanan, minsan ay naghahanap tayo ng ibang tao na masisisi para gumaan ang loob natin. Kahit ang totoo ay tayo lang din naman ang nagdedesisyon kung gagawin natin ang kasalanan na yon o hindi. Dear Papa Dudut, palaging may parte ng buhay natin ang labis nating pinagsisisihan na nangyari, na minsan ay nagbibigay din ng malaking aral para magising tayo sa katotohanang hindi lahat ng kaibigan natin ay dapat nating pagkatiwalaan. Magandang gabi Papa Dudut, pati na rin po sa mga gising pa sa oras na ito. Tawagin niyo na lamang po akong Kian, 33 years old at nagtatrabaho bilang recruitment associate at nakatira dito sa Pasig. Matagal ko na rin gustong sumulat sa inyo at ibahagi ang kwentong ito ng buhay ko. Nagdalawang isip lamang talaga ako kasi hanggang sa ngayon ay nagigilty pa rin ako sa pangyayaring ito sa buhay namin ng asawa ko. College pa lamang ay magkarelasyon na kami ni Jonah. At siya rin ang naging pinakamatagal kong kasintahan Papa Dudut. Noon pa man ay ramdam kong siya rin ang gusto kong makasama sa panghabang buhay. Nang makapagtapos kami ng pag-aaral at magkaroon ng trabaho, ay nagsimula na rin kaming mag-ipon para sa future naming dalawa. Pareho rin kasi kami na walang masyadong mabigat na responsibilidad sa pamilya namin. Kaya nagawa namin makapag-ipon kaagad para sa sarili naming bahay. Papa Dudut, ilang taon din ang lumipas ay nag-decide na kaming magpakasal ni Jonah. At masasabi ko na isa yon sa mga pinakamasayang bahagi ng buhay ko. Iba pala talaga ang pakiramdam kapag kasal na ako at kasama ko na ang babaeng matagal ko nang pinakamamahal. Kahit pa matagal na kaming magkarelasyon noon, ay masasabi kong mas lalo ko siyang minahal mula noong araw na makasal kaming dalawa. At mas dumoble pa ang pagmamahal na yon nang sa wakas ay mabiyayaan na kami ng anak ng asawa ko Papa Dudut. Kaya lang Papa Dudut ay hindi madaling alisin sa sarili natin ang mga bagay na nakasanayan nating gawin. Ang totoo kasi bago ako magpakasal at magkaroon ng anak ay mahilig akong gumimik kasama ng mga kaibigan at kaopisina. At isa sila sa mga dahilan kung bakit hindi ko pa rin natatanggal ang gawain ko na yon sa sarili ko. Kasi kapag kasama ko silang gumigimik, palagi nila akong kinukumbinsi na magtagal pa kasama sila at magpakalasing sa alak. Mahigit isang taon pa lang naman kayong kasal, hindi ba? Kaya siguro bait-baitan ka pa hanggang ngayon sa asawa mo. Wika ni Joven nang sabihin ko na kailangan ko nang umuwi. Nasa bar kami noon at magkakasamang umiinom ng alak. Sinabi mo pa, pustahan tayo mga isang taon pa, lalabas na rin ang totoong ugali mo Kian. Yung pagiging tamad mo sa mga gawaing bahay, pag-uwi ng late mo, mula sa trabaho at baka pati na rin ang pakikipagromansa sa misis mo eh, katamaran mo na. Lalo na kapag tumaba na siya. Dagdag pa ni Mervin na katrabaho ko rin. Hindi siguro mangyayari yan sa akin, Mervin. Kasi gusto ko talagang tuparin ang pangako ko kay Jonah na hindi ako magbabago bilang mapagmahal at masipag niyang asawa. Ang wika ko naman. Sus, sinabi ko rin noong bagong kasal pa lang kami ng misis ko yan. At ngayon na mahigit 5 taon na kaming kasal, parang gusto ko na magsisi sa ginawa kong pagpapasakal, pagpapakasal sa kanya noon. Natatawang kwento pa ni Joven. Siraulo ka talaga, Joven. Sige na mga pare, kailangan ko nang umalis kasi hindi ako nakapagpaalam kay Jonah na malilate akong umuwi. Baka magtaka pa yon kapag inabot pa ako ng madaling araw dito. Paalam ko sa kanila. Eh di dahilan mo na birthday ni Joven, kaya napasarap ang inuman at kwentuhan natin dito. Pagpigil naman sa akin ni Mervin. O nga pare, kilala din naman ako ng misis mo kasi nagkasalubong tayo sa isang mall dati habang kasama mo siya. At kung tumawag man siya mamaya sa'yo, ipakausap mo siya sa akin para masabi ko na birthday ko ngayon. Huwag kang mag-alala dahil hindi kita ilalaglag sa kanya. Kaagad na segunda pa ni Joven. At talagang tinuturuan niyo pa ako na magsinungaling? Natatawang sabi ko. Minsan lang kasi tayo makagimik ng ganito kaya sulitin na natin. Kasi next week, simula na ulit ng stress trabaho natin.
Kaya kailangan nating itodo ang pagpapakasaya sa alak ngayong gabi. Huwag ka mag-alala, Kian. Na-move na ang birthday ko ngayon kaya libre ko na ang lahat ng alak ngayong gabi. Ang sabi pa ni Joven kaya hindi ko na siya natanggihan pa. Papa Dudut, hindi naman talaga ako mahilig uminom ng alak o gumimik kasama ang mga katrabaho ko. Papa Dudut, hindi talaga maiiwasan na kung minsan ay hindi ako makatanggi na sumama sa kanila. Lalo na kapag may event na kailangang i-celebrate. Pero nang gabi na yon ay wala kaming kahit anong event sa opisina. Naisipan lang talagang magyaya ni Joven at ni Mervin dahil araw ng sweldo tapos ay Biyernes pa. Nakapagpaalam naman ako sa asawa kong si Jonah na lalabas kami saglit ng mga katrabaho ko at pumayag naman siya, Papa Dudut. Hindi rin naman mahigpit na misis ang asawa ko. Pero gusto ko lang talaga na nakakasama rin ang matagal ang baby namin na ilang buwan pa lang noon. Kaya hanggat maaari ay iniiwasan ko ang gumimik o makipag-inuman sa mga katrabaho o kaibigan ko. Pero mula nang malipat ako ng opisina at makatrabaho ko na sina Joven at Mervin, doon ko nga na-realize na meron pala talagang mga katrabaho na makukulit at hindi ka titigilan hanggat hindi ka sumasama sa kanila. Kasi nang gabing yon, kahit hanggang alas 10 lang ng gabi ang paalam ko kay John ay inabot na kami ng madaling araw sa resto bar nina Joven at Mervin, Papa Dudut. Salamat mahal, tulog na ba si baby? Tanong ko kay John na makauwi ako sa bahay at bigyan niya ako ng tsinelas. Oo, kanina lang. Nagising nga rin ulit siya saglit kasi nabasa na pala ng ihi ang diaper niya. Nang pinalitan ko na yon at pinulbuhan ko na siya ay nakatulog na rin kaagad siya, tugon niya. Sayang, akala ko aabutan ko siyang gising ngayon para makapaglaro kami. Madalas kasi siyang gising sa madaling araw, hindi ba? Tanong ko ulit. O baka nga mamaya magising na ulit siya. Pero sigurado ako na kapag nagising siya, ikaw naman ang naghihilik na sa kama. Natatawang tugon pa ni Jonah. Tinulungan din niya ako na magpalit ng pambahay na damit dahil hindi ko na masyadong maikilos pa ang katawan ko sa kalasingan na nararamdaman ko. Siya na rin ang umalalay sa akin para makapaghilamos ako hanggang sa maihiga na niya ako sa kama namin. Papa Dudut, medyo na guilty ako sa pagsisinungaling na ginawa ko noon sa asawa ko. Hindi naman ako perpektong asawa pero hindi ako sanay na nagsisinungaling kay Jonah. Isa kasi sa mga pinakasineseryoso ko sa mga pangako na binitawan namin sa harap ng altar noon ay yung hindi kami magsisinungaling sa isa't isa. Kahit nga noong magkarelasyon pa lamang kami bilang magkasintahan ay bihira rin ako magtago ng sekreto sa kanya. Iyon din siguro ang isa sa mga dahilan kung paano kami nagtagal na dalawa hanggang sa makasal na nga kami. Kaya minsan kapag nagsisinungaling ako ay nahuhuli kagad ako ni Jonah dahil hindi talaga ako sanay na hindi nagsasabi ng totoo sa kanya. Hindi niya lang siguro napansin na nagsisinungaling ako ng gabi na yon dahil medyo lasing na akong makipag-usap sa kanya. Dati ring nagtatrabaho sa isang opisina si Jonah, Papa Dudut. Pero para mas matutukan niya ang pag-aalaga sa anak namin ay nagbebenta na lamang siya ng mga frozen food products sa lugar namin na sa bahay lang din namin pinipick up. Naniniwala kasi kami pareho na mas matututukan namin ang pag-aalaga at pagpapalaki sa baby namin. Kapag may isa sa amin na palagi nitong kasama sa bahay, ayaw naming pareho na kumuha ng kasambahay na mag-aalaga kay baby. Kilala ko rin si Jonah bilang workaholic na babae noon. Kaya nang pumayag siya na isakripisyo ang trabaho niya para sa anak namin at pamilya namin, doon ko napatunayan na hindi ako nagkamali ng babaeng pinakasalan at pinangakoan ko ng panghabang buhay, Papa Dudut. Papa Dudut, ng 4 na buwan na ang baby namin ni Jonah ay doon nagsimulang bumigat ang mga gastusin namin sa bahay. Nagkasakit din kasi ang nanay ni Jonah at kailangan na maoperahan sa bato. Hindi naman kami ganong nagipit pero kinailangan namin na mas magtipid noon dahil malaki rin ang nagastos namin sa operasyon at mga gamot ng biyanangkong babae. Kami ang may pinakamalaking naibigay na panggastos dahil ang ibang kapatid ni Jonah ay mas maraming pinagkakagastosan noon sa kani-kanilang pamilya. Mabuti na lang din, Papa Dudut, at may naipon na kaming malaki-laking pera ng asawa ko at yun muna ang ginamit naming panggastos.
Bukod pa doon ay may tinatabi pang pera si Jonah mula sa kinikita niya sa kanyang maliit na negosyo at mula rin sa inaabot kong sweldo sa trabaho. Matipid kasi talaga ang asawa ko at madiskarte lalo na pagdating sa pera. Siya rin ang nagturo sa akin kung paano ba kami mas makakatipid sa mga gastusin kahit nung nag-aral pa lamang kami. At nadala niya ang pagiging matipid at madiskarte na yon hanggang sa maging mag-asawa na kaming dalawa, Papa Dudut. Oy Joven, Kian, mabuti at inabutan ko pa kayo dito sa pantry. Wika ni Mervin nang makalapit sa lamesa namin ni Joven. Kakasimula lang din namin kumain, Mervin. Ano bang ginawa mo at ngayon ka lang nakasunod dito? Tanong ko. Nagalok pa kasi ako ng mga sapatos doon sa katrabaho natin. Yung binibenta ko na mga limited edition na sapatos na mula sa pinsan ko galing sa abroad. Ito ang mga pictures oh. Ang wika ni Mervin bago inabot ang cellphone niya sa amin. Magaganda nga mga designs itong mga sapatos, komento ko. Maganda talaga yan kasi nga yung mga limited edition. Saka original pa kaya kumuha ka na Kian. Alok niya sa akin. Naku, pasensya na Mervin. Pas muna ako kasi nagtitipid kami ni Jonah ngayon. Eto nga at pinagbabaon niya ako ng pagkain para makatipid kami sa mga panggastos. Sigurado rin ako na hindi siya papayag na gumastos ako ng para sa sapatos. Kagad natanggi ko. E di huwag mo sabihin sa kanya na bumili ka ng bagong sapatos, suhestyon pa ni Joven. Hindi po pwede kasi binibigay ko rin ang paystip ko sa kanya kasabay ng buong sweldo ko. Tugon ko naman. Ang hina mo naman Kian. Akala ko ba hindi ka under? Hindi ko naman kagad sisingin ng buo ang bayad dyan. Kahit kalahati lang muna sa darating nating sweldo tapos yung kalahati sa susunod naman, ang wika pa ni Mervin. Ayun naman pala oh, binigyan ka na ng pakansuelo ni Mervin kaya kumuha ka na ng sapatos. Tapos ganito rin ang gawin mo Kian. Kapag inabot mo na ang sweldo mo sa misis mo, huwag mong isabay ang payslip mo. Magdahilan ka na lang na naiwan mo sa opisina ang payslip mo para hindi niya makita na bumawas ka doon ng pera para sa sapatos mo. Suhestyon pa ni Joven. Tapos kapag napansin naman niya na parang ang late ng inabot mong sweldo sa kanya, magdahilan ka na hindi pumasok ang incentive natin. Kaya maliit lang ang sinweldo mo ngayon. Ganun lang kasimple Kian, dagdag pa ni Mervin. Ay sige na nga, kukuha na ako kasi ang kukulit ninyo. Pero ngayon lang to ah, nasaan ba dito yung mga available na size 9? Tanong ko. Papadudot, mula nang magkaroon kami ng anak ni John ay iniwasan na naming pareho ang bumili ng mga bagay na hindi naman masyadong kailangan. Iniwasan namin ang mga luho na dagdag lamang sa gastusin kasi hindi naman mga importante. Pero ang hirap pala talagang iwasan ang mga bagay na yon. Lalo na kung may mga katrabaho o kaibigan ka mismo na mag-aalok sa akin na bilhin yon. Mahilig kasi akong bumili at mangolekta ng mga sapatos noon. Natigil lamang yon ang magkaroon na kami ng anak ni Jonah. Iba kasi ang gastos talaga kapag may anak na papadudot. Mas malaking pagbabudget ang kailangan na gawin. Pero dahil magaling mag-sales talk ang dalawang katrabaho ko ay hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na bumili ng sapatos. Hindi pa naman biro ang halaga ng napili kong design lalo na at limited edition lamang yon. Pero nangako naman ako sa sarili ko na yun na muna ang huling beses ko na bibili ako ng bagay na para sa sarili ko, Papa Dudut. Mahal, bakit parang mas maliit yung binigay mo sa akin ngayon kumpara sa sinweldo mo nung nakaraang buwan? Tanong ni Jonah nang maiabot ko sa kanya ang sweldo ko. Mahal, ano kasi? Hindi kasi pumasok ngayong cut-off ang incentive namin kaya ayan, maliit lang ang sahod ko. Kinakabahang sagot ko. Ah, ganun ba? Magbabayad kasi din tayo ngayon ng mga bill natin sa internet, kuryente at tubig. Kasabay ng hulog nga dun sa bagong refrigerator natin. Pero ayos lang yun. Ako na lang ang gagawa ng paraan para mabayaran natin ang mga dapat bayaran ngayong buwan. Wika pa ni Jonah. Pasensya ka na mahal ha. Gusto mo ba na manghiram muna ako ng pera sa mga katrabaho ko para may pandagdag gastos tayo? Tanong ko. Ano ka ba? Hindi mo na kailangan gawin yon dahil kaya ko nang diskartehan yan. Ako pa ba? Alam mo naman na palagi ako may nakaipit na pera dyan. Hahanapin ko lang mamaya para maisama ko sa mga budget natin. Tugon pa ni Jonah. Sige mahal, salamat ha.
Guilty ng wika ko. Salamat saan? Tanong niya. Sa pag-intindi mo kahit maliit lang ang sweldong naiabot ko ngayon sa'yo, tugon ko. Ako nga ang dapat magpasalamat kasi ang sipag-sipag ng asawa ko at daddy sa baby natin. I love you mahal, nakangiting sabi naman ni Jonah. Papadudot, dahil sa sunod-sunod na pagsisinungaling ko kay Jonah ay mas lalo ako na guilty sa ginawa ko noon. Dumagdag pa na sobrang bait ng asawa ko na para bang hindi marunong maggalit sa akin. Hindi niya naman ako pinaghigpitan sa mga bagay na gusto kong bilhin. At alam ko na hindi rin siya magagalit kapag sinabi ko sa kanya ang totoo, Papa Dudut. Na kaya kulang ang sweldo na inabot sa kanya ay dahil bumili ako ng bago at mamahaling sapatos. Mahabang pasensya ni John at sobrang understanding niyang asawa. Kaya bihira rin talaga kaming magtalo noon. Dahil sa tuwing mainit ang ulo ko noon dahil sa trabaho, sasabayan niyo ni Jonah ng panlalambing hanggang sa lumamig na ang ulo ko. Sa aming dalawa ay ako rin talaga ang mas magastos, Papa Dudut. Noong bagong kasal pa lamang kami ay bumili pa rin ako ng mga sapatos. Hindi ako inaaway noon ni Jonah pero pinapaalala niya sa akin na kailangan na namin magbawas ng mga gastusin. Naya na rin ako sa kanya kasi wala talaga siya halos binibili na para sa sarili niya. Hindi kasi siya mahilig sa shopping, mangolekta ng mga bagong sapatos o kahit pang magpasalon. Kung hindi ko pa nga siya reregaluhan ay hindi siya magkakaroon ng mga bagong gamit. Ang palagi niya namang dahilan, kaya hindi siya mahilig mag-shopping, madalas lang din naman daw siyang nasa bahay. Kaya ayos lang kahit paulit-ulit lang ang mga sinusuot niyang damit. Naisip ko rin noon na kaya siguro si John ang binigay sa akin na asawa kasi ang isang kagaya niya ang kailangan ko para mas maging maayos ang buhay ko noon, Papa Dudut. Dahil hindi alam ni John ang tungkol sa sapatos na binili ko ay tinago ko muna yon sa locker ng opisina. Ang plano ko ay hihintayin ko muna ang birthday ko para maiwi ko yon at idadahilan ko. Narigalo yon ng mga kaopisina sa akin. Alam ko rin na matitigil na ang paggastos ko noon, Papa Dudut. Kaya lang ay napadalas naman ang pagyaya ng mga kaopisina ko na lumabas kami at mag-inuman pagkatapos ng trabaho. Hindi ko sila matanggihan dahil ako nga ang pinakabago sa opisina. Ayaw ko kasi magmukhang KJ sa kanila kaya palagi na lang akong nakikisama. Madalas tuloy na kapag umuwi ako noon na malalim na ang gabi, naabutan ko si Jonah na nakatulog na sa sofa sa kakahintay sa akin. Papa Dudut, at dahil hindi niya naman ako inaaway tungkol sa mga pag-imik na ginagawa ko ay pinagpatuloy ko lamang yon. Sinasabi pa ni Jonah na alam ko naman daw ang limitations ko kaya ayos lang na sumama ako sa mga katrabaho ko na gumimik paminsan-minsan. Prank ko na rin daw yon para mabawasan ang stress ko sa opisina. Kaya napadalas talaga ang pagsama ko noon kina Mervin at Joven na mag-relax at uminom sa resto bar pagkatapos ng trabaho namin. Hanggang sa may isang gabi na lumabas kami nina Joven at Mervin para mag-inuman sa resto bar. Sa kabilang table ay may tatlong babae na panayang tingin sa pwesto namin. At giningitian pa ako ng isa sa kanila. Napansin din yon ng kasama ko at kinumbinsi ako na lapitan sila para makipagkilala na kaagad ko namang tinanggihan. Kian, makipagkilala ka lang naman sa kanila tapos imbitahin mo sila dito sa lamesa natin. Para tig-isa tayong mga chikabib ngayong gabi, wika pa ni Joven. Uy, seryoso ba yan? May asawa't mga anak na rin kayo ah. Gagawin niyo talaga yan? Naiinis na tanong ko. Ito naman oh, parang palaging inosyente sa mga ganitong gawain. Huwag ka mag-alala. Ano man ang mangyari ngayong gabi, walang makakarating sa mga misis natin. Hindi ba, Joven? Baling ni Mervin sa katabi niya. Oo pare, walang labasan ang kalokohan kagaya ng dati. Kaagad na sagot ni Joven. Sandali lang, tumatawag ang misis ko. Paalam ko pero biglang inagaw sa akin ni Mervin ang cellphone ko at inoff yon. Uy, bakit mo naman pinatay ang cellphone ko, Mervin? Naiinis na tanong ko. Hindi ko inoff tong cellphone mo, nalobot lang to. At yun ang ibibigay mong dahilan mamaya sa asawa mo. Kaya hindi mo nasagot ang tawag niya. Nakangising sabi pa ni Joven. At sabihin mo na rin na si Mervin naman ang may birthday ngayon. Kaya napasarap ang inuman natin. Pero bago yan, lapitan mo na yung mga chicks dun sa kabilang lamesa.
Kapag napasama mo ang mga yan dito sa pwesto natin, ako na magbabayad ng natitira mong pang balanse sa sapatos na kinuha mo kay Mervin. Gatol pa ni Joven. Ayun o, game na yan pare. Sunggabad mo na ang deal ni Joven at lapitan mo na ang chicks mo sa kabilang table. Sigurado naman ako na pare-pareho tayo mag-i-enjoy ngayong gabi. Kaya game na yan at puntahan mo na sila. Ang wika pa ni Mervin. Papadudot, dahil sa pangungulit sa akin ni na Joven at Mervin ay ginawa ko na ang inuutos nila sa akin. Lumapit ako sa lamesa ng tatlong babae at nakipagkilala ako sa kanila. Hindi ko na matandaan pa ang mga pangalan nila, pero ang babaeng may pinakamatangos na ilong ang siya ring may pinakamalagkit na tinging ginawa sa akin noon. Nang imbitahan ko sila sa lamesa namin ay kaagad naman silang sumama. At doon ay anim kaming masayang nag-inuman at nagkwentuhan. Umorder pa sila ng mga alak na hindi ko na alam ang tawag, pero mas naging malakas ang tama noon sa akin. Hanggang sa wala na ako masyadong naalala pa. At nakita ko na lang ang sarili ko na nasa loob ng isang motel. Walang saplot sa katawan at nakayakap sa akin ang babaeng may matangos na ilong. Pasado alas 12 na rin ang hating gabi ang oras na nakita ko sa orasang nakadikit sa pader ng kwarto na yon, Papadudut. Kumilos na ako at nagawa kong kalasin ang pagkakayakap sa akin ng babae kasunod ang paghahanap ko sa cellphone ko noon. Nang makita ko yon ay kaagad ko rin binuksan at parang tuluyang nawala ang kalasingan ko. Nang makita ko ang mga text message sa akin ng asawa ko na nasa ospital daw siya. Nangitim raw kasi ang balat ni baby at parang nahihirapan ang huminga. Hindi niya rin ako makonta kaya nagpatulong na siya sa mga kapitbahay namin na isugod sa ospital si baby. Nagbihis na kagad ako at hindi ko na ginising pa ang babaeng kasama ko sa kwarto. Kagad na rin akong sumakay ng taxi at nagpahatid papunta sa ospital kung nasaan ang asawa at anak ko. Habang malakas ang kabog ng dibdib ko sa buong biyahe ng mga oras na yon. Kian, hindi ko na talaga alam ang iisipin ko. Hindi ko talaga kakayanin kapag nawala siya sa atin. Kasalanan ko to eh, kasalanan ko kung bakit siya nandito ngayon sa ospital at nahihirapan. Ako ang may kasalanan kasi naging pabaya akong ina sa kanya. Umiiyak na sabi ni Jonah nang malapitan ko siya. Jonah, makinig ka sa akin, wala kang kahit na anong kasalanan. Walang may gusto sa atin na magkasakit at ma-ospital ang baby natin. Pigil ang mga luha na sabi ko. Kinakain ako ng guilt doon pero pilit kong hindi pinapahalata sa asawa ko. Pero ako kasi ang lagi niyang kasama, Kian. Dapat napansin ko kagad na may nararamdaman siyang hindi maganda. Dapat ay nasikaso ko kagad siya at dinala sa ospital. Hindi ako naging mabuting ina sa anak natin, Kian. Dapat ako na lang ang nagkasakit. Dapat ako na lang ang nasasaktan sa ngayon. Dapat ako na lang ang nandito. Hindi ang baby natin, paninisip pa ni Jonah sa sarili niya. Huwag mo sabihin yan, Jonah. Ginawa mo ang lahat para sa anak natin. Kung ano man tong nangyayari kay baby ngayon at sa buhay natin, malalampasan natin lahat ng ito. Pagsubok lang to, Jonah. Makakaligtas si baby sa sakit niya at magiging maayos ulit ang pamilya natin. Pagpapalakas ko sa loob niya. Pero paano nga kung hindi na siya makaligtas? Paano kung hindi na siya bumalik sa atin? Kian, hindi ko kakayanin kapag nawala si baby sa atin. Mamamatay ako kapag nawala siya. Ayoko nang mabuhay kung hindi rin naman natin siya makakasama. Naiiyak na tanong niya. Manalig tayo sa Diyos. Manalig tayo sa Kanya dahil alam ko na hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya pababayaan ang anak natin, Jonah. Naniniwala ako na ililigtas ng Diyos ang anak natin. Maliligtas siya. Maliligtas ang anak natin, Jonah. Naluluhang tugon ko sa kanya. Papadudut, ayoko sanang umiyak noon dahil gusto ko na ako ang kuhana ng lakas ng loob ng asawa ko. Pero magkakahalo na rin kasi ang emosyon na nararamdaman ko na mga oras na yon. Sakit, lungkot at galit lalo na sa sarili ko. Hindi ko na alam kung ano pa ba ang dapat kong unahin na maramdaman. Basta sigurado ako na labis akong inuusig ng konsensya ko. Nang lumabas ang doktor mula sa kwarto kung saan ay ginagamot ang anak namin, ay isang napakalungkot na balita ang ibinigay sa amin ni Jonah. Wala na raw ang anak namin at hindi na raw nila nagawa pang iligtas ang buhay nito.
Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko at pakiramdam ko pa ay biglang huminto ang pagtakbo ng oras noon. Nanlambot ang mga binti ko at tuluyan ang hindi napigilan ang mga luha ko. Pero bago pa ako tuluyang mapaluhod dahil sa pangangatog ng mga tuhod ko ay bigla nang nawala ng malay ang asawa ko na kaagad ko namang nasalo. Papadudot, ang sabi ng doktor ay sepsis daw ang kinamatay ng anak namin ni Jonah. Isang sakit daw yon na bigla na lang dumadapo sa mga bagong panganak na baby o kaya ay mga batang wala pang isang taong gulang. Hindi pa rin ako makapaniwala dahil pinanganak ni Jonah na malusog ang anak namin. Pero siguro hindi lang talaga siya nakatakda na makasama namin ang matagal ng asawa ko. Nang pumasok ako sa kwarto kung nasaan si baby ay nakita ko ang nangingitim na niyang balat. At doon nga'y tuluyan na akong naiyak, lalo na nang yakapin ko na ang maliit na katawan ng anak ko. Umiiyak ako noon habang paulit-ulit na humihingi ng tawad sa kanya. Ang naisip ko noon ay paano kung hindi na lamang ako sumama sa gimmick ni na Joven at Mervin? Paano kung hindi na lang ako ng babae? Paano kung umuwi na lamang ako ng maaga sa bahay namin at paano kung nadala namin kaagad sa ospital si baby? Mangyayari pa rin kaya ang lahat ng yon at mawawala pa rin kaya sa amin ni Jonah ang nag-iisang anak namin? Nang maibalik ko na nga sa higaan niya ang wala ng buhay kong anak ay pinuntahan ko na rin si Jonah sa kwarto kung saan siya nagpapahinga, Papadudut. Naabutan ko doon ang mga magulang niya na iniiyakan ni Jonah. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit habang bumubulong na kailangan naming magpakatatag. Kahit alam ko na napakahirap gawin yon. Dumating na rin noon sa ospital ang mga magulang ko pero hindi na sila inusisa pa ni Jonah tungkol sa dinahilan ko na emergency kaya hindi kagad ako nakauwi sa bahay namin. Dahil sila'y nakisimpatya sa aming mag-asawa. Nang mailibing si baby ay hindi naging madali para sa aming mag-asawa ang bumalik sa normal. Lalo na si Jonah, Papadudut. Palagi siyang tulala noon at bigla na lamang umiiyak ng mag-isa. Pakaramdam ko tuloy, Papadudut, pati si Jonah ay nawala na rin sa buhay ko mula nang mawala si baby. Pero hindi ko siya sinukuan at tinulungan ko siya na muling makabangon. Nag-decide na rin ako mag-resign sa trabaho ko noon para muli akong makapagsimula. Peace of mind na rin sa akin yon dahil gusto ko na rin iwasan si Mervin at Joven. Na alam ko naging masamang impluensya sa akin. Mabuti na lang din at hindi ko na nakita pa ang babaeng matangos ang ilong na nakilala ko sa restobar. At wala na rin akong balak na makita o kitain pa siya. Nang makalipat na ako sa ibang trabaho ay ginawa ko ang lahat para bumalik ang sigla sa bahay at buhay namin mag-asawa. Pinapasyal ko si Jonah, nireregaluhan ko siya ng mga gusto niyang gamit at palagi ko siyang pinagluluto. Isang taon ang lumipas bago ko naramdaman ang unti-unting pagbabalik ng dating saya sa mukha ng asawa ko. Hanggang sa tuluyan na niyang natanggap ang pagkawala ng anak namin at naging handa na rin siyang harapin ng bukas na kasama ako. Ngayon ay magtatatlong taon na mula nang mawala si baby at malapit na rin ang kanyang death anniversary. Naiiyak pa rin ako sa tuwing maaalala ko siya. Lalo na ang mga kasalanang nagawa ko sa kanya at sa asawa ko. Wala pa rin ulit kaming anak ni Jonah at hindi ko alam kung karma ba yun sa akin. Pero mabigyan man kami ulit ng anak o hindi na, ay sisiguraduhin ko na kaya ko nang tuparin ang pangako ko kay Jonah na hindi ko siya sasaktan at siya lang ang babaeng mamahalin ko. Papadudot, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng chance na mailahad ko sa inyong programa ang kwentong ito na matagal nang nagpapabigat sa dibdib ko. Siguro gagaan lang talaga ang lahat sa akin kapag pinagtapat ko na ang totoong nangyari kay Jonah nang gabi na namatay ang baby namin. Pero hindi pa kasi ako handa sa ngayon. At sana ipagdasal ninyo ako na sa oras na ipagtapat ko na yon kay Jonah ay hindi magbago ang pagtingin at pagmamahal sa akin ng asawa ko, Papadudut. Kapag nakagawa tayo ng isang mabigat na pagkakamali sa buhay natin, nagmamarka yon ng malalim na sugat sa dibdib natin. At minsan para maghilom ang sugat na yon ay kailangan nating pasingawin ang katotohanan at ipagtapad sa taong nasaktan natin ang nagawa nating pagkakamali. Maraming maraming salamat, Kian, sa pagbabahagi mo ng iyong sulat at alam ko na hanggang sa ngayon, kahit na naibahagi mo na sa amin ang iyong kwento ay may bigat ka pa rin dinadala dyan sa dibdib mo. Hindi kasi biro ang mawalan ng minamahal sa buhay, lalo na ng isang anak.
Pero ang mas masakit kasi sa parte mo, alam mo sa sarili mo na pwedeng isa ka sa mga dahilan kung bakit maagang kinuha sa inyo ang anak ninyo ni Jonah. Marami kang what if na alam nating hindi na masasagot pa dahil wala na ang baby ninyo. Siguro sa ngayon ay ipagpatuloy mo na lamang ang ginagawa mong pagbawi sa lahat ng mga naging pagkakamali mo at pagkukulang sa asawa mo. At sana'y dumating din ang oras na maipagtapat mo na sa kanya ang lahat ng nangyari ng gabi na yon. Para kahit papaano ay maalis na ang bigat na dinadala mo dyan sa iyong dibdib. Lahat ng kasalanan ay may kaparusahan. Pero lahat din ng pagkakamali ay palaging may kapatawaran. Naghihintay lalo na kung marunong naman tayong magpakumbaba at humingi ng tawad sa mga taong nasaktan natin ng sobra. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.